ikaw nga, repeater. Eh, at least ako abot ko yung mga button sa elevator. Bibigyan ko kayo ng tatlong buwan. Mga lawyers ang kailangan dito, hindi yung mga... This is a pro bono. A custody case between our client na tumayong guardian ng isang 6-year-old child at ng biological mother ng bata. Pwede ko po bang pag-aralin yung custody case na nabanggit nyo? Interesado po akong hawakan yung kaso. Baka kasi hindi mo kayaning makipagsabayan at labanan yung kabilang partido dahil... Huwag po kayo mag-alala. Maliit man po yung height ko. Kasing taas naman po ng building na to ang kagustuhan kong maipanalo ang kaso ninyo. Hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Dahil ikaw ay isang puppet ni na Lorena at Constantino na mga kalaban ko. Bakit sinisigawan mo si Lilet? Go ahead, Lorena. Hindi kita uurungan. Show me what you've got. Lorena, stop it. We will bring you and that woman kung saan kayo nararapat. Naku, puro ka naman pagbabanta. Talakan ng talak. That's what you are, a fame chaser. Ako? Hindi ka ba marunong manalamin? Kahit naman ang iba yung damit mo, ang stature mo, ang apelido mo, Attorney Sim Muns, you're still the Meredith that I know. Kahit natulog ako, kilala ko si Meredith at ang mga katulad niya na nangaagaw ng mga hindi sa kanila. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga ako kilala, Lorena. Mang-aagaw? Sino ba yung totoong nang agaw? Bakit hindi mo tanungin dito kay Constantino kung sino talaga yung mahal niya? At bakit ba siya napunta sa'yo? Hindi ba dahil nasilaw siya sa kayamanan mo? I know the truth. Kaya nga ako pinili. Ay nako, ang hirap talagang kausap ng isang taong puno ng insecurities. Ano? Attorney Constantino, I know you and your wife very well. At ayoko mag-aksayan ng panahon sa mga taong taga-perya. Oo nga naman. Laging sarili mo ang iniisip mo para makapanlamang ka. People don't value friendship at kayang magnakaw ng hindi naman kanila for their selfish reasons. Ay, naku, paulit-ulit, para kang sirang plaka. Hindi ka ba naririndi dyan sa mga sinasabi mo? Parang nabibingi ka na yata eh. Hindi mo naaalala, nakakasabi mo lang ng mga paulit-ulit na bagay na yan? Pwede po ba, isang tabi nyo na muna yung mga personal issues nyo. Nandito po tayo para kay Hope, para malaman natin kung sino ba yung karapat dapat sa custody niya. Pwede ba? Huwag akong paalalahanan mo niyan. Kausapin mo yung boss mo. My apology. I just got carried away, lalo na sa ganitong kaso, kung saan inaagawan ng kliyente natin ang karapatan sa bata. Well, just to let you know, we are also here to defend the rights of our client. Hindi naman pwede na alam mo yung pagmamay-ari ng iba, tapos dadating na para bawiin ang feeling mo. Ikaw pa yung naapi. Attorney, tayo na po. Don't you know na nararapat lang makasama ng biological mother ang kanyang anak? Huwag mo akong lecturean. We have been tackling issues like this in my show. Hindi ko kailangan maging abogado para malaman na pwedeng mawala ng karapatan ng isang nanay sa kanyang anak if she's proven unfit. So if that happens, mapupunta ang bata sa dapat mag-alaga sa kanya. Well, we are not in your show, kaya papabayaan na natin ang korte na magdesisyon. Mom,
magpahangin na muna kayo sa labas with Attorney Boni. Ako nang bahala sa conference with the judge. Okay, anak. I'll see you later. Mrs. Ozdemir, tara po. Attorney Matias. What is wrong with you? Can't you just let it go? Ang tagal-tagal na nun. Issue pa rin ba hanggang ngayon si Meredith? Yes. Issue pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Ang lakas ng loob niya. Eh siya naman itong may kasalanan sa akin. Every time I see her, natitrigger ako. Nararamdaman ko rin yung galit, yung sakit sa loob ko. At yung mga araw na magkakasama tayo, Constantino. Hindi ganun kadaling makalimot because I was betrayed by a friend. Hindi kanya binitray, Lorena. Huwag mo ang kampihan yung babaeng yun. Wala namang patutunguhan itong usapan na to. It's because you don't care to listen. Ikaw ang makinig. Tinuring ko siyang kaibigan, kapatid, pero nakuha pa niyang agawin ka sa akin? Lorena, ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw ang pinili ko. Hindi ba ba sapat yun para kalimutan mo na ang lahat? Paano ko makakalimutan? Eh lumalapit siya ngayon sa buhay natin. She reminds me that I almost lost you because of her. Ahas ang inalagaan kong kaibigan. Kaya ngayon, papaalala ko sa kanya ulit na matatalo siya tuwing kakalabanin niya ako. Natapos na po siguro sila. Attorney, tubig pa. No, I'm okay, thank you. Nahimasmasan na rin naman ako. Salamat sa pag-awat kanina. Ah, humingi na rin po siya ng tulong sa akin si Lilat kanina. Ahala ko nga po, hindi kayong madadala sa mediation. When it comes to Lilat, tama ba na naging magkaibigan kayo ni Lilat simula nang pumasok siya sa law school? Yes po, attorney. Okay, so I just have to remind you na kung magkakilala tayo o kaya magkaaway, kailangan isang tabi natin yun outside the court. I hope you understand. I know about that, Tony. Makakaasa po kayo. Okay. Pag-aaralan ko pang mabuti yung kaso para sa next hearing. Lalaban tayo, Monica. Attorney, kinakabahan po talaga ako. Kasi yung grupo na tumutulong kay Nemia, yung mga Attorney Simmons ba yun? Napalitaan ko kasi na magagaling daw yung mga abogado niya, na magaling daw magpanalo ng kaso yung mga yun. Eh paano kung maipanalo nila yung kaso tapos makuha nila sa akin yung hope? Hindi ako papayag, Attorney. Hindi ako papayag na makuha ni Nemia si hope. Hindi talaga ako papayag, Attorney, please. Alam kong para sa kabutihan ni Hope ang gusto mo. Dahil mahal na mahal mo siya. Attorney, siya na yung naging buhay ko. Hindi ko po talaga kakayanin mawala siya sa akin. Katulad ng pinangses ko, totoong minahal niya ako kaya ayokong magkahiwalay kami. Kaya gagawin ko lahat para maipanalo natin ang kasong to. Sa tingin ko, hindi lang niya susubukan. Gagawin niya ang lahat para mapanalo ang kaso ito. Ipapanalo ka niya. She's a very good lawyer. Tubig. Oh, thank you. Thanks for taking care of Matty Boni. Nauna na si Mrs. Ozdemir. And I told her about our next step sa case. Yeah. Ang importante dito is we do the best for our client. Ang focus natin is yung kapakanan niya.
Wala namang ina na gustong pabayaan o kaya iwanan ng kanyang anak. Siya naman ang totoong ina ng bata. And I'm sure, pinagsisisihan niya lahat ng pagkakamali niya in the past. Wala namang kasing ina na gustong saktan yung kanyang anak o kaya pabayaan ito. These are the years na I'm sure gusto niyang punuan ito. You're so profound, Mom. And I like your wisdom as always. And thank you for helping me in this case. Buti na lang talaga, ako lang yung nag-iisang anak mo, kaya wala akong kaagaw sa pagmana ng galing mo. Your unika, iha. Yes, of course, anak. And I'm so proud of you. Tara. Attorney, kaya mo pala tinanggap yung kaso ko. Kasi hindi lang dahil malapit ito sa puso mo, dahil inabandona ka rin ang nanay mo. Kung hindi dahil mahusay ka talagang abogado. Attorney, you can win this, right? Huwag ka magpapatalo sa kanin. Kailangan mapunta ang bata sa kanya. At mangyayari lang yon kung matatalo mo ang kapwa ni Mary. Reset pa rin po ng reset ng hearing date yung judge sa kaso niyo, Tinang. Sa mahigit 4 na taon ko dito, parang hindi ko na alam po ilang beses ko nakapag-hearing. Hindi na lang ako sigurado eh. Eh, 2 witness pa lang din po yung pinapresent ng prosecution eh. Yung doktor at yung police. Kung sa bagay, yung isang kasamahan ko dito, parang 12 taon na raw na nakabimbin yung kaso niya. Ay, ngayon, ako na po yung abogado niyo. Hindi na po natin papatagalin ng ganun katagal. Pinag-aaralan ko na po yung mga naunang present na ebidensya para pag-hearing, alam na po natin kung anong ipanglalaban natin. Anak, yung bagong hawak mong kaso, kamusta na? Eh, medyo pressured lang po dun sa child custody case eh. Dahil siguro isa to sa mga una mong kaso. Kaya ka ganyan. Pero huwag ka mag-alala, anak. Masasanay ka rin. Pero siguro, no? Kung ako na yung ilalaban mo sa korte, naku, sigurado ako. Lahat sila makikinig sa'yo. Alam mo, anak, naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam niyo po, Tinang, nung nalaman ko po lahat-lahat tungkol sa pagkatao ko, pakiramdam ko po, pinagsakan ako ng langit at lupa. Pero hindi niyo po ako iniwan. Kaya maraming salamat po sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Ikaw talaga? Siyempre naman. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya bakit kita iiwan? Kaya nga po siguro nakaka-relate ako dun sa kaso ng bata. Kasi kung kagaya niya po ako na nalaman ko lahat sa murang edad, sa inyo pa rin po ko sasama. Lahat po gagawin ko para sa mga katulad niyo, Tinang. Oh, you look so busy. Busy? No, I'm just looking at this. Isn't that the case of Era? Why are you so focused on this case? It's not even your case, it's your daughter's. Thank you.
this is because of Lorena and Constantino. Dahil ang DNR ang kalaban? Okay. I admit, muntik na akong sumabog kanina kay Lorena. But it's more than that, Spanky. I can relate with Nimia. Inabandonan niya ang anak niya and now she wants her back. It reminded me about myself. It seems like may peklat dito sa puso ko na hindi maalis-alis. It's so hard. Kahit hindi niyo po ako totoong anak, may nahal niyo po ako. Ikaw talaga. Maraming salamat, ha? Nakita mo ang halaga ko. Kahit hindi ka nang galing sa sinapupunan ko, tinuring mo rin ako na parang tunay mong ina. Mahal na mahal ko po kayo, Tinang. Huwag po kayong mag-alala. Mailalabas ko po kayo dito. Pangako po yan. Naniniwala ako sa'yo. Kaya naman nagpapakatatag ako dito. Ikaw anak, ha? Iingatan mo yung sarili mo. Huwag mong papabayaan yung kalusugan mo, ha? Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Basta po, pag nakalaya na kayo dito, yun na po ang pinakamahalagang mangyayari sa buhay ko bilang isang abogado. Gusto ko po kayong makasama nang wala kayo sa likod ng mga rehas. Tsaka, kahit ano po pong sabihin ng iba, para sa akin, kayo po ang tunay kong ina. Hindi ko na po gusto na hanapin pa yung totoong nanay ko. Dahil para po sa akin, Tinang, kayo po, ikaw po, ikaw lang sapat na, Tinang. Ino, take a seat. Okay. Please assist me with this. This is a custody case, ma. Yeah. Hindi dapat mabalik yung anak dun sa nanay. Dapat hindi mabalik sa biological mother. I don't understand bakit kailangan ipadala yung mga files na yan dito. Naabala tuloy ang sekretary ko. Hindi ko kasi masyadong alam yung kaso. Gusto kong pag-aralan dahil wala naman tayong malakas sa panlaban sa kanila. You're not a lawyer. At hindi ito ang klaseng kaso na priority ng firm natin. Why are you even wasting our time? Anak, may pag-uusapan lang kami ng daddy mo. Okay po. I want to help Lilette win. Why don't you help her? She's your lawyer. If you want this case to be won, give it to another lawyer. Not to Attorney Matias. No one will take her seriously. Do you understand what I'm trying to say? Cons, di ba nga? It will be a good PR for the firm kapag napanalo ng isang lawyer na little person ang kaso. Attorney, here's the copy of the late registration number certificate ni Hope indicating Nimia as her mother. We can also request a DNA test of Hope and Nimia. That's a scientific evidence to prove na si Nimia talaga yung biological mother ng bata. Kailangan matalo natin ang firm ni Constantino. Even if it means na magiging kalaban natin si Attorney Matias. I'm sure may papanalo natin to. Based sa evidence na meron yung kapila. Are you sure na gusto mong ipanalo ni Attorney Matias tong kasong to? Or gusto mo lang na mapanalo ang kaso against Meredith? Both. I know Lilette can win this. Hindi magpapatalo si Lilette kasi first case niya and she's a top-notcher. She has this determination to win. So let's make her shine while proving that we are the best law firm.
cons. We are at best when we're together. Attorney, okay lang kayo? Yes, okay lang ako. Naisip ko lang yung firm na pinagtatrabahuhan ni Attorney Matias. I know what they're capable of. Sisiguraduhin nila na sila ang mananalo. Kahit alam naman nila na dapat si Nimia ang manalo dahil siyang totoong nanay ng bata. Wala silang mga puso eh. Hindi nila alam kung anong totoong pinagdadaanan ng isang nanay na nawalay sa kanyang sariling anak. Sorry. Kuya! Kuya! Puno na po ba? Kuya, kahit isa lang po, para sa bestie ko lang. Puno na po, ipila po kayo sa likod, ma'am. Kuya, sige na! Ipila po tayo, ma'am eh. Doon na lang po. Alis na po kami, puno na eh. Ginagawa lang naman ito yung trabaho niya eh. Bestie, paano ka din? Malilate ka niyan. Bestie, hindi ka naaawa. Ay! Ito na, pwede na kayo. Ay! Attorney Lilette Matias. Bonnie! Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Seryoso? Ano naman, alam ko kasi yung peak hour ngayon, may rap sumakay, kaya kung gusto mong makipagkwentuhan din sa akin. Wow! Bait at caring naman. Hi, Melay. Oh, buti napansin mo pa ako, attorney. Madalas kasi ang focus mo na kay bestie lagi. Ay, makakalimutan ba kita? Ikaw itong laging nakabuntot kay Attorney Matias. Kung moral support ang pagbuntot, naman. Oh, halina kayo. Teka, kotso mo yan? Hindi. Pa-service sa akin yung lab. Hindi, okay na ako. Maglalakad na lang ako, bestie. Lapit lang naman. Tsaka, ito, si Lilith ang mahaba-haba pang biyab-biyahihit. Concerning mo ba to, bestie? Parang namang girlfriend nito. Sinusundo-sundo ka pa. Ay, ito na. Tara na, go, bestie. Ibandera mong lahi natin. Oh, seatbelt, ha? Ngata mo, bestie ko, ha? Naman. Nagtiwala sa akin, Attorney Matias eh. Ingat kaya ako. Uy, nagtiwala ako sa'yo ah. Tsaka pinahirap ka nga ng lap ng kotse. Ibig sabihin magaling ka mag-drive. Oh, siyempre naman. Teka, may iba tayo ng usapan eh. Alam mo naman na mag-iba tayo ng film na pinapasukan. Sa DNR ka, tapos ako sa lab. Lalo na yung nawa ka mong kaso ngayon. Eh, okay lang na ako. Tapos na muli ko may ipakita sa'yo. Pero pagkatapos sa lahat, balikas dati. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman. Tsaka wala namang masama kung hindi mo na tayo magkikita. Pa rin ako makagit over. Galit pa rin si Attorney Meredith rin sa nagawa ko. Hindi nga nun. Hindi man ngayon, pero... Pero basta, kahit na magkalaban yung pinapasukan natin, ibigyan pa rin tayo kahit anong mangyari ha. At uulitin ko, kaya dito yung makita, makiiwigan pa rin tayo. It's an avenue for us para masira si Lilette sa mga dalayon through Ino. Are you suggesting breaking up her current support system? I have no choice but to trust you in this case. So you better learn everything about this case. And prove to me na tama ang asawa ko na nararapat ka sa firm na to. Hindi ba pinamimigay niya na sa akin yung anak niya dyan, attorney? Tapos ngayon dahil nagkapera lang siya, gusto na sa akin bawiin yung bata ng ganun-ganun lang? Ganitong oras po kasi yung usapan ng meeting namin. Nagsabi po ba siya kung saan siya pumunta at kung anong oras babalik? Hope, may dala ko para sa'yo. Tingnan mo to, dali. Magugustahan mo yan. Binili ko yan. Oh.